isang taong gulang ako, naghiwalay yung nanay at tatay ko. Pero kahit hanggang ngayong paglaki ko, hindi nawala yung respeto ko sa tatay ko. Yun nga lang, hanggang ngayon, di pa rin kami nakikita ng tatay ko simula nung umalis siya sa bahay. Dati akong service technician sa isang pest control company. Pero sa kasamang palad, nag-resign ako dahil sa di na kinaya ng katawan ko dahil siguro sa chemical. Kahit lumaki ako na walang tatay, ang ginagawa ko sa mga anak ko, pinipilit kong maging mabuting tatay, yung kaya kong ibigayin lahat para sa kanila, para pagdating ng panahon, maging proud sila sa akin. May the best man win! Hi, sir, guys! Hi, Chris. Good evening. Welcome, so I can see your voice. Okay, balikan ko lang ng konti ang kwento mo. Nung 5 years old ka, tama, umalis ang daddy mo, umalis si tatay, tapos mula nun kahit text ba o kahit napaka-casual na usap, kahit niya sulat lang, eh wala na kayong communication? Sa totoo lang po, wala po talaga. Kung sakasakaling nanonood ang iyong tatay ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Happy Father's Day po. Kahit anong mangyari, magbalibaliktad man ang panahon at pagkakataon, pipiliin ko pa rin kayo maging tatay. Dahil kundi dahil sa inyo, wala ako dito. At kundi din po dahil sa inyo, hindi ako matututo na maging mabuting ama sa mga anak ko. Alam mo, isang perfect example yan. Kaya alam na alam namin ngayon pa lang na napakaganda ng pagpapalaki mo sa mga anak mo dahil mabuti ka pa rin anak sa tatay kahit hindi siya nagpakita sa'yo. Thank you, boys. Ako, bro, happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you. Father's Day. Sir Marco, may gusto ko masabihin kay Nerds? Ang mabait na anak sa magulang ay blessed yan. Laging pinagpapala yan. Tuloy mo lang. Thank you very much, Sir Marco. Pero Sir Marco, ang galing mo sa I Can See Your Voice. Idol ka lang. Idol! Ang galing, galing. Ayok this kate mo. Maraming salamat and happy Father's Day. Paalam na tayo kay Sir Nards, pero namangha naman tayo dahil siya ay SEE-ngers and SEE-ntonado. 1,000 pesos.